morning and happy Monday, and today is December 7. So, syempre, advent calendar tayo para counting to for Christmas. Lagi ko sinasabi sa vlog ko for the whole month of December. Hanggang 25 lang pala to, guys. Ayan, ngayon ko lang siya na pagtagto. Where's is December 7? Lagi na lang tayo naghahanap kasi masyadong maliit, hindi natin makita. Ngayon, ito pala yung 7. Medyo malaki yung 7, guys. Ito ang ating 7. Nakikita niyo ba? Buksan natin. Ah, okay. Same din siya nung ano. Yung number, ano ba yun? Ito. Yung December 3. So, same lang, guys, yung ating candy. Yung may Santa Claus na ano, hat. Ayan, kainin natin. Buti na lang nag-breakfast na kami ni Izzy kanina. Then, sabi ko kay Izzy, magbabalot ako ng regalo at magbablog din ako. Iniinggit ko kayo kung makain ako ng chocolate, di ba? Simulan na natin ang pagbabalot ng ating mga regalo. Kala mo marami akong babalotin. Hindi, kasi meron nga ako, di ba, binili na mga chocolate. Bibigay natin siya sa Christmas, guys. Tapos, meron din akong binili na para sa akin. Di ba, babalotin ko pa. Pero meron tayong regalo for myself sa Pasko. Tapos, wala kaming Christmas party this year. At wala din kaming Christmas lunch sa work namin. Kasi nga dahil sa COVID, sayang naman, di ba, wala kaming Christmas party. Ayun pa naman yung gusto ko, di ba, may mga Christmas party, mga ganyan-ganyan. Anyway, ayan lang yung ating babalutin. Okay, tapos, asan na yung bunting ko? Eto guys, binili ko to last year para sa akin. Actually, dalawa yung binili ko last year. Eto, ayan yung binili ko na sinuot ko na siya. At ang tiba niya guys ha, 1 year na to. Kasi mag 1 year na pala. December ko to binili after Christmas. So nag-sale sila. Ano to? Peter Alexander. So dalawa yung binili ko ngayon. Siyempre Christmas. Gagamitin na natin tong isa. So ganun yung ginagawa ko guys. Tingnan niyo, makikita niyo. Bagong-bago pa. Diba? Ayan. Tapos dati siyang $39.95. Diba? Ipapakita ko ba yung price? Ayan. Tapos, nabili ko siya ng ano lang, ng $15 last year. Kasi nga, di ba, sale na siya dahil tapos na yung Christmas. So, ganun yung ginagawa ko. But, etong Christmas, pag natapos yung Christmas, pupunta uli ako sa Peter Alexander para mamili ng mga pang next Christmas. Kasi nga, mura siya, di ba? So, gagamitin ko na ito ngayon. Kasi nag-ano ko, nakita ko siya, sabi ko, ay, may binili pa pala akong isa. Nakalimutan ko na actually. So, sakto, Christmas ngayon. Ang style niya is ganito. Ayan. Ang cute, di ba? Oh, ha? Meron din ako netong pajama. Ternong-ternong neto. So, sa Christmas ko na yung susuotin, guys. Kasabay ko yung binili neto. So, dapat ganun yung gawin nyo, guys. Kapag nag-ano kayo, mga after Christmas, bumili kayo for the next Christmas. Kasi, same lang din naman yun. Siguro yung, hindi ka lang ano, kasi may mga ano sila, di ba? Every year, meron silang mga bagong style, ganyan. Pero for me, wala naman yun. Basta ako, basta Christmas style or any pajama na magustuhan ko na sale nila. For me, is same lang talaga yung kasi sayang ang pera, diba? Ayan, susukatin natin. Ayan, oof. Ayan, guys. Oh, diba? Ang cute. Christmas yung ating sleeper pala. Ayan, pambahay. Ito, pang-Christmas din to, kaya shiny, ganyan. Pero hindi masyadong obvious na Christmas kasi yung style niya is black lang. At hanggang ngayon, buhay pa siya guys, hindi pa siya damaged. Talagang araw-araw ko itong ginagamit dito sa bahay. So, panahon niya ng pagpahinga. Dahil meron na tayong bagong sleepers. Kinakil ko yung Christmas sa ating sleeper. Lalo na kapag suot ko yung pajama nito. Dapat na susuotin ko yung sabay sila. Huwag natin mga kalat natin dito. So, magbalot na tayo ng ating chocolate. So, meron ako dito mga Christmas wrapper. Ayan. Meron tayong iba-ibang style. Meron tayong 2, 4, 6, 7 na style. Parang, ano bang gagamitin ko? Parang gusto ko ng gold. Ang hindi ko sa mga gold, guys. Pero dahil, parang gusto ko ng ano, white. Kasi yung parang bago siya sa Christmas tree natin. Ay hindi. Gamitin ko yung gold. Mahilig talaga sa gold din. Gamitin natin yung gold. Kasi parang festive din siya.
kumuha ako ng patungan ko, guys, para hindi ako mahirapan magbalot, di ba? Yan. So, habang nagbabalot ako, gusto ko, syempre, may kinukwento ko sa inyo. Oh, matik na hindi magkasya. Ayan. Di ba, ang cute. Ganyan lang yung pagbabalot ko, guys. Di ba? Oh, ha? Ayan. Parang ang tsaka ng pagbabalot ko, no? Hindi ako makapagkwento habang nagbabalot. Nagko-concentrate ako sa pagbabalot ko. Hello, Rene? You just finished work? What time now? You finish early? Only got 4 hours. What time you start? 10. 10? I see. Only 4 hours. I see, only 4 hours. Ito, guys, kasi kanina pinutol ko yung ano dahil may tumawag sa akin yung kawork ko. Tapos habang kausap ko siya is nagbabalot ako. So ayan, naabalot ko na yung ating apat na regalo. So, yung last, sama ko na yung bag dyan, yung plastic bag para hindi niyo makita. Diba, may pabalot-balot pa talaga tayo. Ayan, ayoko muna kasi siyang ganitin. Sabi ko, Christmas gift ko to sa sarili ko. Aga, diba? Christmas gift ko yung sa sarili ko, guys. Kaya babalutin natin. Para ma-feel natin yung Christmas. Sa Christmas Day, meron tayong bumuksang regalo. Diba? Para ma-excite kayo. Ano ba binili niya para sa sarili niya, diba? Ano ba yung mga regalo na binili ko para sa sarili ko? Ito yung mga bagay na gusto kong bilhin. Diba? Huwag na natin masyadong pagandahin yung pagbabalot. Merry Christmas, a break in my heart. May I never next day turn it away. Peace day. Think, eto guys, last year ko pa tong pambalot, di ba? Nagalot pa natin, buti na lang sinabi ko. Kasi naalala ko, itong pambalot na to, ginamit ko to nung bumili ako ng regalo kay Diana. Ayan, ito yung ginamit ko. Regalo ko pala kay Diana last year. Ayan, ganito. At saka yung chocolate. Lim chocolate din yun. Yung regalo ko sa kanya last year. Ayan, ang tsaka. Sabi ng kapatid ko, napanood ko yung vlog mo, kanta ka ng kanta, mali-mali yung lyrics mo. Nakakawa sa akin yung ate ko. Kausap ko kasi sila. Ayan, nabalot na natin. Ayan na guys, ayan, at least meron na tayong regalo. Meron na tayong limang regalo dyan. Tapos yung ating advent calendar. So, ipagpatuloy ko sa inyo yung pagkukwentuhan natin about friends nga dito sa ibang bansa. So, ayun nga, I'm so happy na nakilala ko si Diana, si Mev, si Rose, at si Ate Lorna. Then, si Anne, nakilala ko siya kay Mev. Friend siya ni Mev. So, ayun, mababait naman yung mga kaibigan ko. Walang masyadong drama sa buhay. Walang plastikan, walang inggitan. Pero sabi ko nga, guys, is hindi mawawala ang inggitan sa isang grupo ng mga magkakaibigan. Pero yung pagkaingit is, ano, gawin yung inspirasyon na, ayun, ganun, ganyan. Hindi yung para siraan mo yung isang tao or para magalit ka sa kanya. So, ayun yung advice ko sa isang pagkakaibigan para maging maganda yung pagsasama ng friendship nyo. At hindi naman maiiwasan yung mga chismis, yung mga drama kasi minsan kailangan nating mag ano, ano mo tawag doon, kailangan nating mag-share ng nararamdaman sa kaibigan natin. At syempre minsan nagkakaroon tayo ng problema sa isa't isa. So kung mapag-uusapan naman 'yon, bakit hindi? Pero ang advice ko lang is
Kapag may mga personal problem kayo, wag na lang yun sabihin sa kaibigan nyo. Pero na lang kapag talagang trust nyo yung kaibigan nyo yun, kung mapagkakatiwalaan siya. Kasi minsan na-ending yung magiging ugat ng pag-aaway nyo na alam niya yung ganito ganyan. So, ayun yung natutunan ko guys. Kasi, lalo na kapag yung mga sobrang personal na, kung hanggat maaari kaya nyong itago sa sarili nyo, huwag nyo na sabihin sa kaibigan nyo. Kasi meron naman kayong mga kapatid, so i-share nyo na lang sa kapatid nyo. Ganon kasi mahirap, hindi din natin alam. Meron talaga ako dito hindi naging magandang experience, bad experience ko dito sa Australia nung bago pa lang ako, yung mga nakilala kong Pilipina. At kasi masyado kung ano bang tawag dun guys? Ano tawag dun? Nakalimutan ko yung ano nun. So, sobrang nagtiwala din naman ako kasi konting bagay sinasabi ko na. Tapos, dinadjudge nila agad ako. Dinadjudge din nila yung... Siyempre, di ba, meron kami mga asawang foreigner, iba-iba. So, sobrang daming chismis na nangyari na narinig ko. Tapos ang ginawa ko, syempre, lumayo na lang ako sa kanila kasi ayoko ng mga ganun na hindi naman totoo pinagkakalat na ikaw yung pinag-uusapan. Yung mga ganyan-ganyan, hindi may iwasan. Marami naka-experience niyan, hindi lang ako. Kasi ganito lang yung mga Pilipina dito. So, ayun nga, I'm so happy na mayroon akong kaibigan na pagkakatiwalaan. Tapos ano lang kami, happy-happy lang, good vibes lang kami lahat. Kaya pag magkakasama kami, walang masyadong drama, walang pinag-uusapan na mga ano. May pinag-uusapan kami mga minsan lang, konti lang, ganyan. Pero hindi yung mga talagang yung mga ganun. So, happy-happy lang kami. At si Diana, friends ko siya kasi pareho kami may gusto na gawin na nagbablog siya. Like Meb, si Meb is nagbablog din. So, compatible kami kasi pareho kami na gusto mag-vlog. Tapos si Meb and Diana, parang happy-happy lang sila, good vibes lang lagi, wala masyadong drama. So, ganun yung mga gusto kong friends kasi dapat nakapalibot ka sa friends mo na good vibes lang lagi yung dating, lagi lang positive. Kasi kapag yung pinagkukwentuhan nyo, yung sobrang drama na, sobrang ano na, parang hindi maganda sa isang friendship yung ganon. Kasi parang mapipil mo na bakit ganito na lang lagi yung topic nyo or ganito na lang. Kaya gusto ko yung good vibes para yung naaano ka din, ganyan. Then si Ate Lorna, sa work ko nga siya, good vibes din si Ate Lorna guys. Ayan, tas kasama ko siya after work. Lakad-lakad kami sa random mall, vlog-vlog sa random mall. Then si Diana kasi malapit lang din nakatira sa random mall. So, nakikita din kami. Doon kami nagkakilala ni Diana sa random mall, guys. And si Mev, nakita kami dito kasi parang magkapatbayan lang kami ni Mev. Sobrang lapit lang namin. Siguro 5 minutes to 10 minutes drive lang. Wala pong atang 10 minutes, guys. So, then, minessage niya ako sa Instagram. Then, nakita kami sa shopping center. At nag-click naman kami. Kasi si Mev, mabait siya. Pag nakita mo siya, unang-una pa lang, sabi ko parang ang bait niya, ganyan. Tapos parang good vibes din siya, guys. Wala siya masyadong drama sa buhay. Kaya nagustuhan ko din siya. At si Rose, bago pa palamang din siyang kaibigan, hindi ko pa masyadong ano. Ilang beses na kami nagkita ni Rose? I think 3 times or 4 times. Kasi minessage din niya ako. Then, mabait naman din siya. So, parang good vibes din naman siya, guys. At si Anne, friend siya ni Mev. Doon ko siya nakilala kay Mev. Tapos, ayun, invite ko din si Anne. Hindi kami masyado nakikita ni Anne, guys. Medyo busy din kasi yung ano namin. Ayun, so, ayun. I'm happy na meron ako mga kaibigan na good vibes lang ang dating. Eh, sabi ko nga, di ba, hindi may iwasan yung chismis-chismis, pero wag palagi. So, real talk naman yung sinasabi ko, guys, di ba? May mga friend tayo na meron akong friend dito. Hindi nyo naman kilala yung mga friends ko dati, guys. Hindi pa kasi ako nagbablog noon. May mga friends ako dito na unang-una. Pinagkukwentuhan nila, pag hindi nila kasama yung isa, ikaw yung pagkukwentuhan. Parang ganun yung naano ko. Parang ganun yung naano ko. Sabi ko, ibig sabihin, pinagkukwentuhan nila ako pag wala ako doon. Tapos, may mag-message sa akin, alam mo ba, sinabi nila, ganito, ganyan ka daw, ganun. Sabi ko, tapos sabi nila, ganun, tuloy ba yung party mo, ganyan. Kasi, sabi, hiwalay na daw kayo. So, yung news na naano ko, parang ayoko ng ganito ang environment, parang ganon. Tapos, ikaw na nga yung mabait sa kanila, tapos sila pa yung parang iba yung tingin, yung parang minasama pa nila yung ginawa mo. So, kaya lumayo na lang ako sa kanila, napag-desisyon din namin ni Izzy na lumayo na lang, guys. So, ayun yung aking experience dito. Then, for a while, wala akong kaibigan, parang sa work lang yung friends ko. Then, nung nag-start ako mag-vlog,
doon na ako nakilala ko si Diana at si Meb, si Rose. Ayan. So doon ako nagkaroon ng mga friends nung nag-vlog na ako. At okay naman yung mga nakita ko, mga friends. Kaya kapag nakita niyo yung mga true friends niyo, i-keep niyo sila. Anyway, tama na yung ating drama, guys. At i-end ko na yung ating vlog for today. And see you on my next one. And please don't forget to subscribe. And don't forget to hit the notification button para always kayong updated kayo na may bago kong videos. Bye, guys!